أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang kataas-taasan, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang pagpapala ay makamta ng ating pinakamamahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng kanyang mga kasamahan at ng kanyang mga tagasunod. Unang-una, ako po ay nagpapasalamat sa oportunidad na ito. Ako nga po pala si Shell Deximo bilang representative ng Team Red. Andito po ako upang magbahagi ng isang kaalaman o muhadara. Ang pamagat po nito ay ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, umirtu an uqatillanas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa yuqimu s-salah wa yutuz zakah, fa'idha fa'ula dhalika as-sumu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-Islam wa hisabuhum Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ang kahulugan po ng hadith na ito ay mula kay Abdullah ibn Umar, kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na ang sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam ay kanyang sinabi, ako ay napag-utusang makipaglaban. Laban sa tao hanggang sa sila ay magsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at si Muhammad ay sugo ng Allah. At hanggang sa maisagawa nila ang mga pagdarasal at pagbigay nila ng sakat. At kung sila ay susunod, matatamo nila ang aking pagkalina o pangangalaga sa kanilang buhay at ari-arian, maliban sa batas o katuruan ng Islam at ang pagbibigay sa kanila kung ano ang nasa kanilang mga puso. At na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naiulat ni Bukhari at Muslim. Pangkalahatang paliwanag ng hadith na ito, ang hadith ay nagpapahayag ng pagpupursigi at pagsisikap na maiparating sa mga tao ang mensahe ng Islam, at ito ay ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At gayon din na nagpapahayag na pagiging sagrado ng buhay ng tao, ang kanyang ari-arian at ang kanyang dangal, na kung saan hindi maaaring tamtamin o siraan ng iba. Mapupulot ng aral sa hadith na ito. Ang hadith ay nagpapahayag na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang alipin ng Allah na binibigyan ng kautusan ng katulad ng ibang alipin, kagaya ng nabanggit sa hadith. Ako ay napag-utusan. Pangalawa, obligadong magpursigi at magsisikap na maiparating sa mga tao ang mensahe ng Islam, at ito ay ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at si Muhammad ay sugo ng Allah. Obligadong pagsasaksi at pagpapahayag ng shahadatain sa pamamagitan ng puso at dila. At pagkatapos ay ang pagsasabuhay ng mga kautusan. Ang pang-apat, nararapat na paniniwalaan ng isang tao na wala ng ibang nararapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, ang hadith ay tumutukoy sa pagiging obligado ng sala at pagbibigay ng saka. Panganim, pakitunguhan ang pagiging Muslim ng isang tao sa kung ano ang makikita sa panlabas niyang gawain, samantalang ipapaubaya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panloob na layunin, at siya ang labis na nakakaalam nito. At ang pangpito o panghuli, ang paglilitis sa mga gawain ng tao ay nasa kapangyarihan ni Allah at walang katungkulan at obligado sa mga propeta, kundi ang pagpaparating ng mensahe, gayon din ang mga dua at o mga taong nagpapahayag at nag-aanyaya tungo sa Islam. Yun lamang po ang aking maibibigay na muhadara sa inyo. Naway may natutunan po tayo, konting learnings or additional learnings, dahil tayo bilang isang Muslim, obligado po sa atin ang pagsasaliksik ng kaalaman, at obligado po sa atin na maiparating sa ating kapatiran ang kahalagahan ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yun lamang po. Jazakallahu khairan, shukran, and wassalam.